So hi guys, welcome back sa ating channel. So tapos na po yung ating waiting time sa ating unlocking dito sa Redmi phone, which ito po yung Chinese ROM. So, ito po yung Redmi 9A, okay? So nakaraan nag-upload ako ng video sa first unlocking step. So meron po waiting time. So yung gagawin natin ngayon is, so same process lang din ulit. I-on lang natin yung tatlo. Dalawa na lang, okay. So dalawa. OEM unlocking. So dito sa add account. So wag na tayo mag-add account dito sa my status. Then last, i-on natin itong USB debugging, okay? So madali lang po itong steps. So after nyo magawa yung unang step, which na-upload ko ng nakaraang linggo. So ito lang po yung continuation. So next, so pwede mo nang patayin yung phone, okay? Patayin din, magre-reboot tayo sa fast boot mode, okay? By pressing power button, then volume down, okay? So press mo lang yan hanggang sa mag boot sa fast boot, okay? So make sure na yung computer mo or PC is yun pa rin yung ginagamit mo para hindi ka na mag-install ulit ng driver. So just go directly sa ating MI Flash, yung latest. Yung pangalan is Batch Unlock, okay? Yung nakalagay sa extracted file, okay? Batch Unlock. So next, pwede mo nang i-connect yung phone tsaka yung laptop gamit yung USB charger, okay? Yung charger. So pagka-connect mo ng cable, is mag-appear na yung inyong phone, which yung status niya is unlock, okay? So press lang natin itong button sa baba, unlock, okay? So guys, na so unlocking yung kanyang message. So madali lang po ito, so saglit lang. So matatapos lang din ka agad, okay? Yun guys, so okay na. So nag-reboot na po yung ating Redmi Note, Redmi 9A, okay? Redmi 9A. So yun guys, na so rebooting. So makikita nyo na meron ng unlock button or unlock icon, okay? Unlock icon sa taas. So unlock na po ito. So next mo na lang gagawin is hintayin mo na lang siya mag boot, okay? So medyo matagal po ito siya mag-boot dahil nag-reform yung ating phone, okay? So wait mo na lang guys. Okay, so reminder ulit guys na, so kung gusto mo talaga mag-custom ROM, so requirements po talaga itong unlocking ng bootloader, okay? So hindi lang po sa custom ROM, if gusto mo magpalit ng ROM from Chinese to global or global to EU, so any version of my UI, so kailangan po nating i-unlock, okay? So itong phone ay okay na, so nag-reboot na po siya, so it takes a few minutes, okay? So just sign in mo lang ulit yung inyong my account, okay? So be sure na memorize mo yung password ng inyong my account, okay? So set up ko na lang ito ng madalian. So ipapakita ko sa inyo na unlock na po yung status ng ating phone sa developer's option, okay? Okay, so katatapos lang natin mo setup,
So, pupunta na tayo sa dito sa developers option. So, click natin itong MIUI version. Then, lalabas na yung developers option dito sa ating additional settings. Okay? So, dito guys, no? So, makikita natin dito na unlock na yung ating device. So, dito sa MI status. Okay. So, dito guys, no? So, device, this device is unlocked. Okay? So, yun lang guys. So, thank you. So, if you like this video, you can give a like. So, subscribe for more content. Okay? So, thank you guys. So, good luck.